And that being said, speaking of character, Ma'am Carla, by the way, prayed over us before the start of the show. Maraming salamat po, Ms. Carla, for that wonderful prayer. You're very welcome, Double MM. Maraming salamat po. Ito na yung mga katanungan natin, Mela. Yes. Coming from the question for JC, a while ago while we were talking, you said this is a different kind of role. Bago ito para sa inyo. Paano niyo po ito pinaghandahan? Well, totally different kasi I've always been, I've always projected or given characters of a very strong or glamorous woman. But here, she's like a mayordoma and, like a yaya who took care of JC. But the challenge is, she may look like she's just around. I think the challenge is how to show her strength, even when she's just in the background, because she has witnessed so much, with his family. You will know as you watch it, pero it's really that. I think every character has to portray their own strength, in all of this, how they are part of this very intriguing, sabi nga ni Direke, psychological thriller. So it uses a lot of mind. So that for me is very challenging. Thank you so much, ma'am. And of course, we move on to Mr. Choco Diaz. Ayan na. Paano mo raw, di ba? Parang ito, psycho thriller. Ano po yung naging papel nyo rito at paghahanda nyo sa role ninyo? Una sa lahat, papasalamat ako sa lahat na nandito. No? Press, vloggers, and everybody. Thank you very much for coming kasi the weather is so bad. To answer your question, ma'am, nung binigay sa amin yung mga characters namin, sinit-down din naman kami ni Direk. So, nung kinausap kami ni Direk, dun pa lang, nag-build na kami ng sarili naming character na okay sa kanila. So, dito doktor din ako eh. So, kailangan kong maintindihan kung ano yung mga ibig sabihin na. So, may konting research na gagawin. Pero dito, yung puso dun sa character, yun ang kailangan mong maintindihan dito. Dahil ibang klase itong story ang ito eh. You really have to watch it. Thank you. Thank you so much. And maraming salamat, Sir Joko. And now, Congresswoman Myla. Yan. There is strength in her character, especially in nag-aapoy na damdamin, because you're the primary villain of this series. How did you prepare for that? Hi, good afternoon. It's nice to see familiar faces here. And new faces as well. I've played quite a few strong women roles. And the challenge really is how to make this character as a congresswoman different from the other villain or bad woman characters that I've played. Not a lot, but it's the first time I'm playing a congresswoman. I think I'm just humuhukot ako doon sa storya. Yung storya na paano yung saan nanggagaling yung pain ni Victoria at paano niya itataguyod yung pamilya sa pag-ikot ng kwento. I don't want to say so much because I don't want to give anything away, no. But yes, I am the villain here, sabi nga ni Direk. Ano yun, Direk? I'm the main villain here. So it's really, the challenge is to make it different. And as Direk FMR always reminds me, I need to not stress myself out so much, but to enjoy the ride and to enjoy playing Victoria Buencamino. Siguro as a follow-up, Direk FM, from 1 to 10, gaano namin kamumuhian si Victoria? I was still an AP years back when I worked with Myla in a film with Direk Chitoronia. She played Mimi Osmeña in that movie. And I was so impressed kasi laking kulit-kulilit ako eh.
Of course, kayong mga millennials, hindi na ninyo alam yan. She's a very fine child actress. No? There's a character she did in Kalos Kasusmas that tumatak sa isipan ko. Na maski nung nagtatrabaho na ako sa film industry, ang akala ko, yung role niya doon, siya talaga sa totoong buhay. Tapos, sumunod na nakatrabaho ko siya si Asmin Yusmenia, sabi ko, gosh, she's so elegantly rich. Yung rendition niya ng role. So tumatak siya sa isipan ko. Tapos 30 years after, naghahanap ako ng kontrabida para dito, na strong, yung character who, sabi nga niya, siya yung magtataguy ng pamilya. For the longest time, meron siyang kasama na politiko and suddenly, namatay sa kwento, yung isang woman na sanay sa alwan ng pamilya na hindi nagpapagod, suddenly, siya yung nasa gitna ng lahat. Kailangan i-maintain yung power, yung yaman ng pamilya. And ang laking shift para sa kanya because of the tragedy that happened. Dun sa kamumuhian, nagkalat ang mga kontrabida sa mga teleserye. And I told Nayla, Nayla, be consistent with the character of a rich woman. Marami tayong nakikita na iba-ibang painting ng pobres woman na umaabot na sa puntong caricature na. Ang hinahanap natin yung totoong-totoo na nag-a-undergo ng pain na yan. So far, with the footages that I've seen during editing, she's doing one fine job. One fine job, and we're excited to see that. Maraming salamat. Siyempre si Aya din, bahagi din ng LSO naman ay journalist here, di ba? Paano mo naman ito pinaghandaan bilang tagapaghasip ng katotohanan? Hello, good afternoon. Salamat, Mela and at MJ. I am playing the role of Sabrina Dominguez at siya ay isang investigative journalist na maaaring magsuwalat o hindi ng maaaring katotohanan o hindi. The way I prepared for this role, for me, it's very different because Sabrina, I always, personally as I always believe that pride and ego, yung dalawang yun, medyo weakness siya for me. Like, ako as Aya, pero as Sabrina, it's her strength. She uses ego and pride as her strength. And sana mapakita yun at definitely dahil sa story, napakaganda ng kwento at mga circumstances na mararanasan at makakaharap ni Sabrina, yung mga choices niya dito, mapapakita nga na ego and pride, they work hand in hand for her as well as her intelligence at ang kanyang galing sa pagbabalita. Thank you so much, Aya. We would like to acknowledge the presence of our business unit head, Ms. Julianne Benitez, who just came in. And hi, Jeremy. Also in red. Firing in red. Si Ms. JRB. At Shem. Ayan siya. Napabalik tuloy si ma'am. Hello, ma'am. Thank you po. At ito naman ang susunod natin magtatanong po in person, si Marie Lumosan ng The Freeman. Okay, Marie is not in, so let's ask a question. This goes out for Tony Labusca. Okay, Tony. What were your major preparations then for this role? Same din ng katanungan. You're a lawyer here. So, I actually talked to Direct FMR and I literally told them, look, I don't know anything. Please, like, just guide me through everything. And he just said, okay, I'll help you. So he just helped me every step of the way. And there would be times that I'm like, I would like panic because I felt like maybe he, I guess I was so, I don't know, want this to sound weird, but anyways, he just really helped me as in, I really asked for his guidance every step of the way. So he was just there for me that I got. I just told him, hey, I don't know anything. Please just help me. You're in good hands. Yes. Was it hard articulating during the courtroom scene? Oh my gosh, I almost shit myself during that scene. Like, because they made me go home and then I had to come back and I was like, oh, really? It's like,
I don't want to do this scene, I'm so scared all the veteran actors are going to be there, and then I have to litigate another veteran actor. It was hard, but I'm happy. I think everybody did such a good job there. So, yeah. All right. Thank you so much. Thank you so much, Tony. And our next person to ask our question is Ms. France Ahorda. Ms. France? Hi, po. Good afternoon. I'll take this time. Thank you. Congratulations, Ms. JRD. Sobrang thank you. And ano, naisisingit lang po. Congratulate ko lang si Jane kasi 8 years ago, sila ni Lois ako, nag-back-to-back yung ano nila, teleserye nila, yung Nasaan Ka Na Kailangan Kita, was launched sa daytime din. So kumbaga, pagbabalik nila to, sila uli yung kumbaga, back-to-back sila ngayon. So congratulations, Jane. Thank you. This is it. Oh, yes. Oo nga, kami naman mag-asawa sa Nasaan Ka Na Kailangan Kita. So, Ms. Vina and Ms. Denise Laurel. Yes, parang that time, resurgence din po ng kapamilya mo yun. So, this time you're back, kayo uli ang nag-aakat ng kapamilya mo. So, congratulations. And ang question, and also, dalawang question lang po. Una kay Direct FMR. Yes, hi, Direct. I've always been a fan, alam mo yan. So, my question is, kasi I've always been a fan of your work. Mula pa lang, Sanay Wala Nang Wakas through all these years. And I've noticed na you're always after the character. Parang you're always after character-driven. So, paano po yung process nyo in creating these characters? And at the same time, how do you bring out the best in these actors po? Kasi, ako po, I work in several series. Lagi po na, pag nasasabi po sa akin ibang artista na, if it's FMR, lumalabas po talaga yung galing nila. So, how is it po? I mean, how do you do it? You know what? Pagka nagbigay sa akin ng trabaho, pine-framework ko muna siya, thematic framework. Pagka na-define ko yung theme niya, sinasampay ko isa-isa yung character. Tinitignan ko kung paano tumatakbo yung storya sa punto de vista nila at ano yung core noong kwento. So, in the case of nag-aapoy na damdamin, it's quite a deep question if you're asked, no, personally, kahit sa inyo, sa buhay ninyo, tanungin kayo, what drives you? What is the fire in your heart? Diba? So, tatanungin ko din sa kanila yun. Binasa nila yung kwento, binasa yung script, and from what they have deduced out of it, I asked them, what do you think drives your character? What is at the core? Incidentally, in this series, ang lalim ng kwento, ang hirap ipaliwanag, hindi ka pwedeng hindi mag-aral, susuriin nila yung kaloob-looban nila, kasi ang basehan ko lang naman lagi, truth in performance. And you get to see if the eyes are lying, if it's not convincing enough. Yun lang naman yung basic na basehan mo lagi. Tapos, tinitignan mo na lang kung the choices they make as actors, because characters carry the theme. Yun ang paniwala ko. The characters who started in the beginning of the story, at the end, iba na sila. At sa totoo lang, yung manonood, lagpas sa kwento, doon siya natututo eh, sa pinagdaanan ng character. Kasi human experience nila yun. Tao ako na nanonood, at tao yung pinanonood ko. So, laging sinasabi sa kanila, bantayan ninyo yung journey. Nasaan kayo sa kwento? At pag nasaan kayo, I'm not asking the plot. I'm asking the internals. Pag hindi mo maitawid sa akin yan, hindi kita papaniwalaan. And I think in that process, you know, you're not just a director, diba? Para kang psychologist, yes. Para kang retreat master, sila din naman. Ay, hindi ito exam answerable by an exact science or exact math. Kasi nagtitimbang sila ng choices. Eh. The choices they make and they render will either be poetically beautiful or something that is easily forgetful. Yung laging tinatanong ko sa kanila para siguro nag-challenge lagi. And pagka kasi tinignan mong artista, minsan marami yung dumarating out of what? Fame, money, and the good things that it brings them, no? Yes. But kung nag-aartista ka kasi, buhay yung dinidiscuss mo eh. Buhay yung pinaportray mo. So, dun na lang nasi-separate sa akin yung nag-aaral na artista, yung matalinong artista sa iba yung habol. Yes.
And so far I'm blessed na nai-invite ko sila to undergo the intense process of analyzing the character. Thank you. Kailangan ko yata mag-masterclass talaga. Thank you, Sir MMO. And to Dek Benedict, congratulations po. Coming from Darna UAE, so congratulations din rin. And then also po, last question na lang for Aya and Kim. Okay, si Kim nang gagaling sa Darna, medyo the role was pinag-usapan, viral. So, ano naman yung kaibahan nito and how do you feel na nandito ka ngayon sa nag-appoint na damdamin? And for Aya naman, Aya, okay, from VJ now, ito ka na. After 3 teleseries, yung Ang Sayo Ay Akin, and then A Family Affair. Paano naging process mo into acting na naging ganyan ka nakagaling? I have to say, especially sa A Family Affair, you were so wow. So, ano naging process mo, paano mo naitawin yun? And now you're here, nag-appoint na damdamin. Of course, you're with FMR, with Derek Benedict, talagang nabasa ng galing to, and you're with this. So, paano yung... Hello po. Ayun nga po, gaya ng sabi ko kanina, nagpapasalamat po ako sa JRB Production kasi po hindi na ako pinabayaan and nagtiwala po sila na ibigay sa kanyang character na to. And pinagkaiba po from Darna kasi po from Darna super ibang-iba kasi puro fine sila ko doon and also dito kasi sa nag-aapoy na damdamin. Sobrang ibang, ito yung first role ko na masasabi kong mature role talaga. Kasi parang, ito yung may mga eksena na first time ko na parang may mga eksena sa CR na ilalagay ka sa sink. Basta po, ayun yung mga dapat yung abangan talaga. And sobrang excited na ako na mapanood nyo and ayun po,